papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo, ang bayan mo, Diwa kong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Heso Kristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi sa akin ng Panginoon na pumunta ako sa Jerusalem at ipahayag ito sa lahat ng naroroon. Natatandaan ko ang iyong katapatan noong bata ka pa. Mahal na mahal mo ako nang tayo'y bagong kasal. Sinundan mo ako sa gitna ng desyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman. Israel, ika'y akin lamang. Ikaw ang pinakamainam na bahagi ng aking ani. Pinahirapan ko ang lahat ng nanakit sa iyo. Pinadalhan ko sila ng mga kaguluhan. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Dinala ko sila sa isang lupaing masagana upang tamasahin nila ang kayamanan niyon. Ngunit dinungisan nila ang ibinigay kong lupain dahil sa karumaldumal nilang mga gawain. Di man lamang nagtatanong ang mga saserdote, nahan na ngayon ang ating Panginoon. Di ako nakikilala ng mga dalubhasa sa kautusan. Hindi sumusunod sa akin ang mga pinuno. Nangangaral ang mga propeta sa pangalan ni Baal. Sumasamba at naglilingkod sa mga diyos-diyosan. Kaya manginig kayo sa takot o kalangitan. Manggilalas kayo at manghilakbot. Akong Panginoon ang nagsasalita. Dalawa ang kasalanan ng aking bayan. Tinalikdan nila ako, akong bukal ng tunay na buhay. At humukay sila ng sariling balon, mga balong walang maibibigay na tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Ang wagas na pag-ibig mo, o poon, ay walang hanggan. At ang iyong pagtatapat
ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan. Ang matuwid na hatol mo'y sinlalim ng karagatan. Sa'yo poon nagmumula ang umiiral na madla. O Diyos, yaong pag-ibig mo'y mahalaga at matatag. Ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan. Doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa'yo poon nagmumula ang umiiral na madla. Sa iyo rin nagmumula yaong lahat na may buhay. Ang liwanag na taglay mo ay sa amin umaakay. Patuloy mong kalingain ang sa iyo'y umiibig. Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Tatayo na po tayo. Sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, parisyan ng mga aba. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita at nakikinig ngunit hindi nakaririnig ni nakauunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaías na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa at tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita, sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, di sinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip at nagbalik loob sa akin. At pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tenga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita at makarinig sa inyong naririnig. Ngunit hindi ito napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Nawa hilingin natin at patuloy nating ipagdasal na sa tulong sa kabutihan ng Poong Jesus Nazareno ay magkaroon tayo talaga ng kaliwanagan, ng tamang disposisyon o pag-iisip. Sa ating pong ebanghelyo, narinig natin ang paliwanag ni Jesus kung bakit may mga taong may mata naman pero hindi nakakakita. May tenga pero hindi nakakarinig. Mayroong isip pero hindi nakakaunawa. So, sa tingin niyo po ba ano ang mensahe nito para sa ating lahat? Para bang pinagninilayan ko po ito kagabi pa, ano ba ang nais nitong ipahiwatig sa atin? Kasi hindi kung kahapon na pagnilayan natin na hindi madamot ang Diyos sa pagbibigay ng mga biyaya. Hindi nga siya matipid. Ubos-ubos kung magbigay. So bakit tayo nahihirapan sa buhay? Bakit tayo namomoblema? Pag lumalapit tayo sa Poong Nazareno, para bang pinabayaan tayo? O para bang hindi tayo tinulungan at hindi tayo pinakinggan? Eh baka kailangan natin suriin na baka may pagkukulang sa ating pagtingin, pakikinig, pag-unawa. Minsan pinipili natin kung sino ang pakikinggan natin o ano ang gusto nating marinig. Tinitingnan lang natin kung ano ang maganda sa mata. At hindi natin inuunawa yung mga bagay na nangyayari sa atin. Kaya ito rin ay isang grasya na kailangan nating hingin sa Diyos. Marami kasing obvious na, nakikita naman natin, halimbawa, nakikita naman natin na walang maidudulot na maganda ang mga bisyo, ang sugal. Pero tuloy pa rin. Nasisira na yung pamilya, nasisira na ang negosyo. Pero ayaw mo pa rin makinig. Nakikita mo naman nitong nakalipas na napagpili natin, pero kalayaan kasi natin ang pumili. Yun ay isang regalo ng Diyos sa atin, ang kalayaan, pumili, magdesisyon. Alam mo naman na, no? Alam mo na magnanakaw, alam mo na walang kredibilidad. Kasi nagbulag-bulagan tayo, hayaan mo na. Alam mo na niloloko ka ng tao. Pero nagbubulag-bulagan ka. Pwede mo namang itama. Kaya parang, di ba, minsan, hindi tayo nakakaunawa o ayaw natin talagang unawain ang mga nangyayari sa atin. Hanggang doon lang tayo sa hingi lang tayo ng hingi sa Diyos. Pero yung sagot sa mga tanong natin na obvious na
ayaw nating pakinggan, ayaw natin tingnan. Nakita mo na kung ano mangyayari sa isang taong mabisyo, sugal, inom, drugs. At marami, no? Ngayon marami tayong issue na pinaghahandaan. Alam naman natin kung anong sumisira sa pamilya. Pero sige pa rin. Pipilitin pa rin natin at sumang-ayon, sana po, no, tayo ng mga nagsisimba, nakita na talaga natin, hindi divorce ang solusyon. Hindi divorce ang solusyon para mapatibay ang pamilya. Pero mga nagsisimba, sige na, okay na yan, payagan na natin yan. Sa mga simpleng gawain, sa mga mag-asawa, alam mo na na ang pakikipag-chat, ikasisira ng inyong samahan. Pero bulag-bulagan ka. Kaya hirap tuloy, no? Kaya kahit anong pahayag, hindi mo nakukuha. Kasi sadyang ayaw mong intindihin. Eh sa misa po, hindi lang tayo basta nagsisimba. Sa misa, mahalaga, nakikinig ka sa sinasabi ng Nazareno. Dahil lang Nazareno, nakikinig sa sinasabi mo. Pero ikaw ba, nakikinig sa sinasabi ng Nazareno? Kaya nawa po, no? Hilingin natin na tayo po ay makakita ng maliwanag, makarinig ng malinaw, at lalo tigit, tayo po ay makaunawa ng totoo. Amen. Magsitayo po tayo. Tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinghaga. Si Kristo ang nag-ahasik ng butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawaing ito sa ating pananalangin sa Ama. Ang ating pong itutugon, Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa mundo, naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tig-isang daang ani. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway mamuno sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga hindi napapansing ambisyon at pagkamakasarili, naway hindi maging hadlang sa pagdaloy ng salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit, naway makadama ng kapangyarihang nagpapagaling ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa kalangitan at mapalakas ng salita ng Diyos ang mga nabibigatan sa pagkalumbay. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Idalag din natin sa Panginoon ang ating personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala, buhay na dalisay. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubamong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, aming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa gapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagsitayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa
at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaan loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluot po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. My strength, you guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins, Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life.
submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins, Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior. Tumayo na po tayo. Langin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Baswasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,